Muntik makaladkad ang isang enforcer na mauwi sa habulan ang paninita nila sa mga motrisang dumadaan sa EDSA busway kahit bawal. Nagkahulihan din ang mga pedicab at e-bike na bawal sa National Highway. Nakatutok si Marisol Abdurama. Imbes na huminto, humarurot pa ang sinitang rider na ito na dumaan sa EDSA busway sa Mandaluyong. Muntik tuloy makalagat ang MMDA enforcer na humabol. Tuluyan lang itong huminto nang sumaklolo na ang iba pang enforcer. Ba't mo kailangan takbuhan yung mga tao? Gigilid pero nagmamadali ka. Diba? Gigilid, hihinto. Hindi yung tatakbuhan ng enforcer. Hinarang ka na. Ini-endanger mo yung buhay ng mga enforcer. Diba? Sorry po. Meron ding SUV na pinatabi dahil dumaan din sa bus lane. Pero imbes na ibigay agad ang kanyang lisensya, nakipagmatigasan pa nung una. You pass through the busway. You are not allowed inside the busway. I just have something personally in the hospital and I have to go very emergency. That's it. Sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng MMDA na ang busway ay para sa mga bus at sa mga otorisadong sasakyan lamang, marami pa rin daw silang nahuhuling violator. Sa katunayan, sa bahaging ito nga lang ng EDSA Mandaluyong, nasa 20 raw ang kanilang nahuhuli kada oras. Karamihan daw dito mga motorsiklo. Ang lalaking ito, angkas ang kanya mag-ina. Bukod sa maraming karga, wala pang helmet ang bata. May mga sinita rin sa EDSA TAC. May makailang beses na raw na tiketan dahil sa iba't ibang paglabag. Eh, yung nakachinelas kayo lang. Awa. Pero alam mo bawal. Awa. Hindi ka na sa akin. Hindi ka na nadala. Sorry mo. Sorry mo. Na-impound rin ang 2 bus na out of line at taxi na nakaparada sa kalsada. Pinaghuhuli rin ang mga pedicab at e-bike na bawal sa National Highway. Sinapapasada ka nga. Ganyan pa ngayon yan po. Pero dyan ang problema ng tao-tao. Doon sa ano lang. Kaya kailangan kumite. Okay, nananakbo. Ano po ginahabot mo? Yung e-bike ko po. Ah, yung e-bike ko sa sinakantay. Bakit nandito lang po sa cellphone? Yung driver ko po kasi nag-iwan. Alam daw ng MMDA na pabalik-balik at paulit-ulit lang ang mga pasaway at matitigas ang ulo ng mga driver. Kaya tuloy raw ang kanilang pakikipagtulungan sa mga LGU. Consistency will be the key. Dahil pag napansin at naramdaman ng ating mga kababayan, lalong-lalong po ang mga motorista, masasanay po sila eh. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurraman, nakatuto 24 oras.